So ayan, magandang araw mga kaibigan, Luzon, Visayas at Mindanao at sa ating mga kapatid na mga ka-business at mga kapapi. Kumusta po kayo dyan? Sana po ay nasa mabuti tayong kalagayan. Ano? At bago tayo magpatuloy mga kaibigan, ay binabati muna natin ang isang masigawang happy, happy birthday! Oo, kay Bay Papaya. Ayan. Happy birthday, Bay. Sana po ay magkaroon ka pa ng mas maraming biyaya at sana ay manatili kang andyan. Nakaalalay, nakasubaybay para po kay Mr. Kabusiness and of course kay Mrs. Kabusiness and Papa Dance. Okay. So, buhay na mga kaibigan, ano nga ba ang ating pag-usapan ngayon? Grabe ano. Dahil nga po kahapon ay kahit nung mga nagadaang araw ay inulan talaga tayo ng mga bashers sa ating pong comment section. Talakayin nga po natin ang usapan. Bakit nga ba may mga basher? Mahalaga itong usapin para at least alam natin paano sila ihahandle, paano sila natin dadalhin at paano natin sila pakikisamahan. Pero to the point na hindi naman pakisamahan as in uunawain, paano natin sila kumbaga madadala sa point of argument kumbaga. Yun. So, yan po yung ating tatalakayin mga kaibigan, no? At syempre, makalipas lamang ang ilang patalastas. So yung mga ka-business, makikisuyo po, pakisuportahan natin si Taong Gala. No? Yan, Taong Gala po. Yan po ay reactor ng Ka-Business Official at Papa Dean's TV. Nagpaalam po yan mga ka-business, ayun na, pakisuportahan po natin siya. Taong Gala. Opo. Salamat po na marami, God bless po. So, boy no, ito po nagbabalik. Alam niyo po mga kaibigan kung bakit may mga taong basher. Number one, yung mga basher na yan, gusto nilang manakit. Oh my God! Halay na po! Masaya sila kapag nakakakita sila na may nasasaktan na tao. So, wala silang pakialam kung ano man yung point of argument. Basta't mayroon lang silang masabi. Kaya alam nilang hindi tama yan, tuloy-tuloy lang sila. Kapag alam nilang nasasaktan yung tao, yung taong binabash nila, sobrang saya nila. O kita mo yun? Napakawalang puso nitong mga taong ito. Ano? Oo. Ganun sila. Masaya sila kapag nakikita nilang may nasasaktan. Alam mo, Joy, sobrang saya ko. Bariyan ang video ko. Giling ko, sana kunin ako ni si Kasuko. Para masabi ko sa TV, manirig ng buong mundo. Sobrang marami. Dalawang beses na yan! Pangalawa, bakit may mga basya? Alam niyo po, it is because of jealous. Inggit. Ito yung mga taong may bit-bit na inggit sa kanilang bumbunan, sa kanilang kaisipan, sa kanilang puso. Talagang sobrang inggit ang mga taong ito. Kaya ho, talagang sa sobrang inggit dahil hindi nila kayang pantayan o hindi nila nagagawa ang nagagawa ng isang tao, ibabas na lang nila. Grabe. Grabe ho ang mga ganito. Kaya ho, nagiging basher sila. Nagiging KSP sila eh. Bakit? Kasi hindi naman nila kayang mapantayan eh. Hindi naman nila kayang gawin yung nagagawa ng isang tao. Oh. So dahil hindi nila kayang gawin, dahil hindi nila kayang tumbasan, dahil kaya hindi nila kayang gayahin, ayun, nagiging basher na lang sila. Oh, di ba? Now, number 3. Alam nyo kung bakit mayroong basher? Kasi nangangailangan sila ng atensyon. Sila yung mga taong KSP. Ay, hindi yung para sa akin itong gagawin ko eh. Gusto ko mga tambuhay ko para sa inyo, para sa mga kapatid ko. Gusto ko mga tambuhay niyo lahat. Ay, oo. Grabe, no? KSP. Kaya nga pansinin mo, kahit mali yung kanilang argumento, tuloy pa rin sila. Bakit? Kasi gusto nilang pinapansin sila. Ako, akalain mo sa comment section, sabi nga, topic mo ako, sasagutin ko mula sa umpisa. O ba,
Bakit ko naman itatopic ang taong hindi ko kilala? Bakit ko naman itatopic yung taong wala nga nga lang kamukha-mukha? Magpakita sila ng mukha. Oo, magpakita ng mukha. Pag-usapan natin. Yan, okay yan. Pero kung hindi kayo nagpapakita ng mukha, ako nakikita ninyo, aba, talo ako doon. Oo, di ba? At I think hindi. Sila yung mga taong KSP. In short, gusto lang nilang magpasikat. Gusto lang nilang makilala sa maling pamamaraan. Kaya ang ginagawa nila, siraan ang taong maraming mga nagmamahal. Oh, pang-apat. Pang-apat, mga kaibigan. Alam ninyo, pakiramdam nila, sila lagi yung tama. Pakiramdam nila, sila yung superior. Sila yung laging may alam. Sila yung laging matalino. O, di ba? Pakiramdam nila, sila yung pinakamagaling. Pero pansinin mo, yung mga basher na yan, wala naman. Di ba? Wala naman. Swerte pa ako. Kasi hindi pa yun, hindi pa si Duterte yung nakaupo. Kung si Duterte, wala na. Finish na. O, di ba? Kasi dahil hindi nila magawa yung gusto nila, dahil hindi nila kayang makuha yung kanilang mga gusto at naisan, ginagawa na lang nila mambas para sumikat at makilala. Kaya kahit gaano kamali ang kanilang mga argumento, kahit alam nilang sala, kahit alam nilang sablay, okay lang. Bakit? Kasi sila ay nagpe-pretend na matalino at magaling. Pero sa totoo lang, walang laman ang kanilang mga bumbunan. O, di ba? Pangapat, alam niyo po mga kaibigan kung bakit may mga basya? Because they don't know how to criticize. Hindi nila alam ang proseso kung paano ang mag-criticize. Yung constructive criticism. Hindi po masama ang magpuna, hindi po masama ang mag-criticize, hindi po masama ang magsabi ng mali ng iba. But it should be an constructive criticism. Meaning, kung mayroon kang pinupuna sa isang tao, dapat ang purpose nito ay para mas lalong umunlad, mas lalong gumanda, mas lalong umangat pa siya. Hindi yung pupunahin mo para pabagsakin siya. O di ba? Hindi nila alam ang ganyang mga bagay. Hindi nila alam kung paano ang makipag-usap, makipag-argumento. Basta't berasa lang sila ng bera. Ang mga matatalinong tao, alam nila ang tinatawag na constructive criticism. Pupunahin ka niyan, pero in a way na ang pagpupuna nila ay makakatulong para mas makita mo kung ano yung pagkakamali at mayroon kang mabago para mas lalo ka pang umunlad. Pero kung kao ganitong mga tao, natawa nga ako eh. Akalain nyo mga kaibigan, akalain nyo. Nag-comment nga ako eh. Sabi niya, taong gala, tingnan mo. Sandamakmak ang kinikita ni Ka-Business. Panuurin mo sa Social Blade. Ito nga pong latest na comment niya, sabi nga niya, panuurin mo taong gala ang Social Blade. Result ni Ka-Business, aba grabe naman yan. Doon tumawa na ako. Alam niyo po mga kaibigan kung bakit. Ang Social Blade ay hindi naman accurate po talaga. Pagdating sa kwentahan kung magkano kinikita ng isang vlogger, yan po ay rough estimate lamang. Kung paano kikita ang isang vlogger, ay napanood ba ang video? Gaano katagal pinanood ang video? Hindi ba in-skip ang ads? At lahat po yan, doon magbabase ang kanyang revenue. At kung sakaling ang videong kanyang pinanood ay nilagyan din ng ads, ng mga advertisement, yan po yung ano, yan po yung eksaktong kwentada niyan. Hindi po ito papucho-pucho, Diyos mo yung marimaro. O kaya kaibigan, ngayon ko lang nalaman. Ngayon ko lang po nalaman. Well, so much for that mga kaibigan. Maaring ito na po ang huling pagkakataon natin para itakal natin yung pong mga basher ni Ka-Business. At least kahit pa paano,
Kaya inawa ko ang bidyong ito o ang vlog na ito upang sa lahat ay malaman din natin bakit mayroon nga bang mga basher. Hindi sila dapat pagtuunan ng pansin. Hindi tayo dapat bumaba sa level nila sapagkat sabi pa nga, tayo po ang nasa taas at sila po ay nasa baba. Pinipilit nilang hilain tayo para pumantay tayo sa level nila. At hindi po dapat mangyari yon. Sana po mga kaibigan, patuloy lang po natin suportahan ka business official. Of course, si Papa Dens and of course, si Taong Gala. Sa susunod po mga kaibigan, ating mga video, pakabangan nyo po ang ating mga reaksyon. Good vibes po tayo patungkol po sa mga activities na ginagawa ng ka-business official. Marami po tayong mga reaksyon na pwedeng gawin, na pwedeng makapagbigay saya sa ating lahat. Salamat po sa inyong suporta sa isang Taong Gala. Hanggang sa susunod po mga kaibigan, paalam, pansamantala.